Ayon sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal, nasa kamay ng ating kabataan ang kinabukasan ng ating bayan. Pero paano kung mismong mga kabataan natin ay wala nang nakikitang liwanag sa kanilang kinabukasan? Paano kung mismo mga magulang nila ang naghahadlang para magkaroon sila ng kaunting pag-asa sa buhay? Sila ang ating mga kabataang lumalaking walang direksyon sa buhay. Sila ang mga batang nakatira hindi sa loob ng isang tahanan, kundi sa labas ng peligro nating mga kalsada. Sa masalimuot na mundo ng libo-libo nating mga batang kalye, may isa na namukod-tangi. Sa murang edad na 13, naparangalan siya bilang kauna-unahang Southeast Asian na nagwagi ng prestigyosong International Children's Peace Prize. Tunghayan natin ang buhay ni Kesz, na natitiyak kong kapupulutan ng aral at aantig sa puso nating lahat. Magpakailanman, hindi magbabago. Sus, yun lang eh. Tignan mo nga ako, mayroon din oh. Kailan pa yung sugat mo na yan, Kesz? Matagal na to. Kayo nga sabihin nyo sa'yo pag may mga sugat kayo. Halika, doon sa bahay, linisin natin yan. Kasi na lang na, kasi na tayo. Stoy! Pinagbenta niyo. Mayo, ano ba? Wala na! Wala, wala, wala. Pagpayad, ano rin? Ito lang ka rito niyan eh. Baka na yung binti. Baka na yan. Ibigay mo agad, ha? Huwag kayong makialam! Away namin mag-asawa to! Halika nila! Ang problema ikaw! Nagbabaat ng buto yung mag-ina mo, ikaw anong ginagawa mo? Naglalasing ka, tag-aadik! Lagi lang siyang ganun. Laging galit at nananakit. Ako nga din eh. Dito ko nga, pigtripan ako eh. May paano? Buong umaga ba naman sila ng session ng airpads mo? Pag ako yumaman, aalis na ako dito. Hindi na ako babalik sa tito ko. Iiwan mo ko? Siyempre hindi! Best friend nata kita. Sama pa kita! Ayoko. Ayokong iiwan si nanay.
iwan nga kita. Tsaka, tagal pa naman yun, no? Alam mo, marami pa tayong kakalakalin at manlilimos pa tayo ng maraming marami para makaipon. Alam mo, dapat gagalingan natin. Para kahit papaano, may mayabot ka rin sa airpads mo, di ba? Po, kuya. 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 Yabang. Pangit naman. Umuwi ka nga muna sa inyo. Lalangawin lang yung sugat mo dito eh. Iyoko nga. Paggagalitan na ako dun. Ang hina naman dito. Kesz, lumun ako sa kabilang kalsada. Sige. Ang pangalan mo? Kesz! Ito na lang, Kesz. Bibigyan ka namin ulit ng pagkain, pero ipangako mo, nasasama ka na sa amin sa Cariton classroom namin, ha? Lagi ka na lang namin niyayaya, hindi ka sumasama eh. Gusto ko! Pera! Pera! Dala ko sa inyo. Oh, eto. Nung sa'yo. Dito ka. Sinabi ko huwag kang umuwi nang wala kang pera. Ano pera? Yata eh. Tamad-tamad ka. Oh, ginamit mo pong bilhin ito. Ha? Hindi! Palimu sa akin yan!
Dahil sa matinding takot sa ama, mas minabuti pa ni Kesz na magpalipas ng gabi sa sementeryo. Nakita kami ni Kuya Bon kagabi ah. Daan na tayo sa center sa Linggo. Bebentahan daw nila tayo ng kalakan. Sana marami tayong makuha. Saka sana, huwag na tayong pilitin sumali doon sa karitong classroom. Bakit? Ayaw mo mag-aral? Pagkagalitan na ako ni tatay kapag nalamang din ako nagtrabaho. Baka naman, kaya ayaw mo. Kasi, bobo ka talaga. Ano, yun, bobo? Oo. Oh. Pre, pina, itatapon na nalang basura. Malas mo talaga, no? Pakalapitin mo sa aksidente. Bobo ka kasi. Ano nangyari sa'yo? Mario, tumigil ka nga! Huwag mo nang pagalitan. Nasunog na nga eh. Eh paano? Bobo nga. Anak, upo ka. Upo ka muna dyan, ha? Huwag kang gagawin. Halika na. Dahan-dahan. Uy, ipa pa ang ospital mo dyan. Uy, wala tayong pera. Hayaan mo gumaling ng kusa yan. Bilis. Uy! Kuya Bon, kailangan po namin ang tulong niyo, Kuya Bon. Kuha ko ng pera. Sandali lang. Malala po yung sunog ng bata, delikado sa infeksyon, I would suggest ipakonfine nyo siya dito. Naku daw, wala naman kung kaming pera. Nasa sa inyo naman yan, pwede nyo na rin iuwi ang bata ngayon. Paalala lang, dapat laging malinis ang kanyang paligid. At saka, dapat lagi rin nililinisan ang kanyang sugat. Kung hindi, delikado ang kanyang kondisyon. Ano ko kasi mas maganda yung bahay niyo. Pwede po kayang... Walang problema, Ben. Alam mo naman talagang kumukupkup ng bata ang grupo namin. Ako din! Huli mo na ako! Sige na! Nay! Pinamimigay mo na rin ba ako? Mabuti pa... Pag-usap muna kayong dalawa. Sama mo muna ako.
Nak, luka muna sa teacher mo pansamantala, ha? Doon gagaling ka. At dumi-dumi doon sa bahay natin. Saka, sino maglilinis sa sugat mo? Alam mo naman, nagtatrabaho ako sa aking kapatid mo. Alam, mag-aasikaso sa'yo doon sa bahay. Ako! Kahit ako lilinisin ko yung sugat ko. Nay, huwag mo lang ako ipamigay. Ayoko! Hospital yung malas na yan, ha? Nag-iwan ba ng pera? Hindi mo nga ako. Ano ka ba naman, Mario? Huwag ka maingay. Nagpapahinga yung anak mo, eh. Wala. Walang iniwan. Hindi ka humingi? Bakit naman ako hihingi? Nakakahiya. Yung tao na nga nagbahit ng lahat ng gastos, eh. Eh, perwisyo tong bata na to, eh. Wala nang silbi. Dagdag gastos pa! Hoy! Hoy! Bilisan mo nga magpagaling para magkasilbi ka naman! Pare mo! Ito, wala naman pera! Nak, pahinga ka muna. Mamaya lalabas na tayo. Makakauwi na ako. Nung kadediretso kay Kuya Bon. Nay, ayoko! Kay ayaw mo o gusto mo, doon kadediretso. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Magandang bahay ni Kuya Bon. Hindi mo pa kailangan umuwi doon sa barong-barong natin. Doon, mas makakatulog ka pa ng masarap. Malambot yung kama niya doon. Hindi mo na kailangan matulog sa papag o sa nicho, sa sementeryo. Masarap pa ang kakainin mo doon. Kakapag-aral ka pa. At kapag nandun ka, hindi ka sasaktan ng tatay mo. Tigilan mo nga yung arte mo. Dapat nga, matuwa ka pa eh. Eh, ayaw ko naman doon eh. Gusto ko sa'yo. Hindi ka pa nakakaintindi. Maganda magiging buhay mo doon. Buhay na hindi ko maibibigay sa'yo, kahit kailan. Buhay na hindi mo mararanasan. Ganda na natili ka sa'kin. Nak. Mahal kita. Kaya ako gagawin yun. Pero sakit din naman sa akin to eh. Kaso diba, nanay mo ko, kailangan isipin ko yung kapakanan mo. Kaysa sa sinararamdaman ko. Sinararamdaman natin. Sakit man para sa isang ina na mawalay sa kanyang anak. Tiniis ni Beth na iwanan si Kesz sa bahay ni Teacher Bon. Ang ipinangako niyang pansamantala, umabot ng mahigit isang taon. Isinama ni Teacher Bon si Kesz at ang kaibigan nitong si Mike sa tinatawag nilang Cariton Classroom. Hindi maglaoy pumasok na rin si Kesz sa isang public school. Pero dahil laking kalye, may masasamang bagay na siyang nakaugalian at hindi madaling baguhin. Tumi ka sa labas!
ang ginagawa niyong dalawa rito? Naglilinis sa kwarto mo. Naglilinis lang po. Naglilinis lang po. Sige. Salamat, ha? Kes, tara na, Kes. Di po, Kuya Bon. Di po. Sige po. Sige na. Huwag ka magpapalat, ha? Lakad lang. Kayong dalawa, kinuha niyo ba yung pera dito sa wallet ko? Hindi ah! Oh. Hindi nga namin alam na may pera dyan eh. Kes, kinuulit ko. Kinuha mo ba yung pera dito sa wallet ko? Hindi. Pati nga ng bulsa mo. Sinabi ko sa inyo na huwag kayong kukuha ng gamit nang hindi kayo nagpapaalam. Lalo na pag hindi sa inyo. Walang manonood ng TV sa inyo, walang maglalaro, walang magko-computer. Libro lang ang pwede niyong hawakan, naintindihan niyo? Para dito sa inyo lahat, ha? Halika, masok ka rito. Masama ang loob mo? Oo. Bakit sasama ang loob mo sa akin? Hindi naman ako'y may kasalanan. Di ba tinuwid ko lang yung mali? Mali ba yon? Hindi. Kanino ka dapat magalit? Sa sarili ko. Hindi sa sarili mo, kundi sa ginawa mo. Dahil yung ginawa mo ang mali. Kaya huwag ka na dapat magnakaw. Huwag mo nang ulitin yon, ha? Wala kang sasabihin? Sorry. Ano po? Sorry po kung gago ako. Hindi porket nagkamali, gago na. Sa kanino ba lagi ko sinasabi sa'yo? Huwag na pong magmumura. Huling beses na yan, ha? Sige. Kalimutan na natin to. Sorry, Kuya Bon. Nakala ko ba okay na tayo? Ba't tumiiyak ka pa? Kasi kahit may kasalanan ako, kinakausap mo pa rin ako. Iniyakap pa rin ako. Hindi mo ako sinasabi ang balas o tanga. Sama ka? May bago akong laki. Kani pumasok. Yeah.
Baka mapagalitan naman tayo ni Kuya Bon kapag nalaman niya. Hindi niya malalaman yan. Secret lang. Madali lang kiniklahin natin dito. Madali lang gagawin natin. Sagot pa tayo ni Kuya Tano. Mike, pare, addict si na Kuya Tano, di ba? Huwag ka nang lumakit sa kanila, delikado. Bakla ka ba? Bakla ka yata eh. Dati naman, pag magandang racket, sumasama ka kagad. Ayoko lang magalit na naman si Kuya Bon. Eh ano naman, itatay mo nga binubugbog ka pa eh. Si Kuya Bon, sir mo nagtulong na sa kwarto. Eh halika na. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Bahala ka na miska po sa teacher mo. Basta't ako, mag-CR na kunwari. Tsaka diba, best friend tayo, dapat lagi tayong magkasama, walang iwanan. Ayaw mo? Di wag. Hahanap na lang ako ng ibang kaibigan at ibang kasama. Let's go, John! Kes! Pumasok ka na sa classroom. Kes, halika na. Ayaw mo? Wag! Hahanap na lang ako ng ibang kasama at ibang best friend. Teacher Donna? Kes? May I go out? Baba niyo lang po. Sige. Ito pre, napagtripan ako eh. Kumupit kasi ako ng konti. Niresba ka nila ako kaagad. Sabi ko naman sa'yo, huwag na eh. Pinatawad din naman nila ako eh. Pero kailangan daw, may leksyon. Kaya ito. Okay pa rin naman ako nila, Kuya Tano eh. Tuloy pa rin ang racket. Racket ka pa rin sa kanila. Huwag na, Mike. Ano pre, sama ka. Tara. Ayoko na lalo. Dito, ha? Kung hindi ka rin sasama sa akin, mabuti pa. Umalis ka na lang dito! Mike naman eh. Tingnan mo ngayon itsura mo. Iyaan mo na ako? Umalis ka na lang? Magkanya-kanya na lang tayo! Dahil ayaw niyang magaya sa kaibigang si Mike, na hindi natupad ang mga pangarap na makaipon at makaalis sa kanilang lugar.
naging daan para baguhin ni Kesz ang tatahaking landaan. Naku, ang laki ng improvement mo. Sigurado ako matutuwa sa iyo si Kuya Bon. Thank you, Teacher Donna. Pero, Kesz, huwag ka na sana mag-cut ng classes mo. Ano ba kasi ginagawa mo sa kalsada? Nangangalakal pa rin po para makapag-ipon. Ano ba pinag-iipunan mo? Kasi, gusto ko pong bumili ng bahay para kay Nanay. Kapag may magandang bahay na siya, siguro kukunin niya na ako. Alam mo, Kesz, wala namang masamang maghanap buhay. Yun nga lang, sana piliin mo na rin yung hanap buhay na pagpasukin mo, yung ligtas at hindi ka sana matulad kay Mike. Sana naiintindihan mo. Kung gusto mo, ilabas mo yung konti na ipon mo tapos bumili ka ng candy. Ibenta mo sa mga classmates mo dito. Talaga po? Pwede po akong magbenta sa mga kaklase ko? Oo naman. Sa mga classmates mo at sa lahat ng estudyante ko sa ibang section. Thank you, Teacher Donna. Ang bait niyo po. Para kang sina, Kuya Bon. Sana lahat ng batang walang magulang may teachers na kagaya niyo. Para lagi may gumagabay sa kanila tulad ng ginagawa niyo sa akin. Dala ng makalingang atensyon na ibinuhos ni Teacher Bon at ng iba pang mga guro, unti-unti nang nagbago si Kesz. Hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi pati na ang kalooban. Ang dating pagmumura ay napalitan ng po at opo. Ang dating pagmamatigas ay napalitan ng paglambot ng kanyang puso para sa iba pang mga kabataan. Sa school po, may nag-birthday! Pa, ang bait talaga ni Teacher Donna, no? Binigyan pa akong pasalubong. Masarap ba to? Hindi ko po alam eh. Bakit? Hindi ko pa po natikman. Dami ng batang inalagaan ko. Ikaw pa lang nagbigay ng pasalubong sa akin. Salamat, ha? Pero sa susunod, ayoko na papagutom ka, ha? Magkahati tayo rito, ha? Okay? Teka na, mukhang masarap to, eh. Okay, Kuya Bon. Kailan po kayo magbo-birthday party? Aba, eh, kailan ba ang birthday mo? Kuya Bon, Kuya F. Gusto ko rin po magturo tulad nyo at ni Teacher Donna. Eh, di maganda. Magturo ka din paglaki mo. Gusto ko po ngayon na magturo. Kesz, hindi ganun kadali yun. Kailangan, meron ka munang skills bago ka magturo. Halimbawa, saang subject ka ba eksperto? Wala po eh. Kita mo na. Kailangan, marunong ka muna ng isang bagay bago may turo yun. Kuya Bon, magaling ako magsipilyo at maghugas ng kamay. Talaga, ha? At ngayon
naman, ituturo ng aking assistant ang tamang paghugas ng kamay. Ganito, unang gawin nyo, buhusan nyo muna yung kamay nyo ng tubig. Tapos, sabunin nyo. Yan. Tapos, bawat daliri, sabunin nyo. Bawat mga singit, isin nyo. Kesz ang naging pinakabatang volunteer sa programang Kariton Classroom ni na Teacher Bon at Efren Peña Florida. Ito'y lubos na ikinatuwa ni Bon, kaya naman pasikreto itong naghanda ng isang malaking sorpresa para kay Kesz. Kuya Bon, Kuya F, ba't may handa po ulit? Di ba tapos na Pasko kahapon? Iba naman ang isi-celebrate natin ngayon eh. Ano po? Happy birthday, Kesz! Birthday ko po? Oo. Alam mo ba? Nagtanong-tanong ako. At nahanap ko yung nagpaanak sa nanay mo. At hindi lang yun, nakuha ko tong record mo. Hindi pa yan Ernesto certified, pero magagawang ko ng paraan yan. Ang importante, nalaman natin na December 26 ang birthday mo. Kaya, happy birthday, Kesz! Bago muhipan yung kandila, mag-wish ka muna. Ano pong wish? Wish, yung meron kang gustong hilingin na magpapasaya sa'yo. Meron ka na bang wish? Opo. Sana, sina nanay masaya din ngayon katulad ko. At saka sana, lahat ng bata makatanggap ng kung anong meron ako ngayon. Chinelas, laruan at candy. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagdiwang si Kesz ng kanyang kaarawan. Dahil 7 taong gulang na siya, naisipan niyang magbigay ng 7 pares ng chinelas sa 7 mga bata. Simula pa lang ito ng tuluyan ng pagbibigay ni Kesz ng oras, aral at mga gamit para sa iba pang mga batang kalye. Kesz, bakit mo binuksan yung akansya mo? Anong paggagamitan mo niyan? Si Teacher Donna po kasi, hindi na pumapasok. Sabi sa school, may sakit daw po yung nanay niya. Gusto ko po ibigay yung ipon ko sa kanya. Okay lang ba sa'yo na ibigay lahat yan? Eh di ba po ganito rin yung ginawa niyo nung gabing nasunog ako? Sandali lang. Kesz. Maraming salamat. Alam mo ba na marami ako nilapitan para mautangan pero hindi nila ako mabigyan kasi may mga pamilya na rin sila.
Pero ikaw, hindi man kita nalapitan. Salamat ha. Maraming salamat, Kesz. Welcome po, teacher. Ayoko po kasing mawalan ka ng nanay. I love you, teacher. Sweet-sweet naman ang bata mo. Kesz, ano? Napaano ka? Ano nangyari sa'yo? Yung classmate ko po kasi, naglalaro ng mga barya. Paghagis niya, tinamaan yung ilaw sa kisame. Nabasag. Tinamaan ka? Hindi po. Eh, bakit puro dugo ka? Kasi po, inalalayan ko po siya papuntang klinik. Ikaso, walang nurse o first aid kit doon. Kaya nag-ambag-ambag na lang po kami mga klase para makabili ng bulak. At saka, nilinis ko po yung sugat niya, kagaya ng ginagawa natin sa hygiene class, sa karitong classroom. Kuya Bon, Kuya F, gusto ko sanang mag-ipon ng pera para makabili ng first aid kit sa school. Mula sa isa, nakapagbigay din si Kesz ng napakarami pang mga first aid kits sa Cavite. Naglipon din siya para sa proyekto niyang Gifts of Hope para sa street children. Lumawak at dumami pa ang kanyang mga natulungan hanggang sa umabot na sa mga programang pang-telebisyon ang pangalang Kesz Valdez. Ngunit sa kabila ng kaligayahang naidulot niya para sa iba, isang bangungot ang muling babalik sa buhay ni Kesz. Kesz! 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 Alam mo, nandiyan ka! Diyan lang kayo, ha? Doon ka na. Kesz! Kesz! Balita ko. May binigay sa'yo pero hindi school ang 50,000. Ha? Asan yung party ko? Asan yung party ko? Wala naman pong binigay eh! Wala? Huwag kang madamot! Kahit kalahati lang! Mario, wala talaga ang perang binigay, ang wish ko lang. Yun lang kabuhayan showcase. Ikaw ang kinakausap ko, gago! Akin na! Kapag sinaktaw pa ulit si Kesz, ipapablatter kita. Lahat kami rito titistig ko para makulong ka! Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, huwag mo gagamitin ang pangalan ko! Nakakamutan na loob! Huwag kang pera! Bakit ganun siya? Di ba siya masaya sa mga nagawa ko? Na hindi niya lang ako kinumusta eh. Pero agad ang hinihingi niya. Intindi mo na lang, Kesz. Ganun ka rin naman dati, di ba? Pera lang ang gusto mo. Pero nabago lahat yan. Nung naturuan ka namin. Kaya ang tatay mo, wala naman nagtuturo eh. Kaya ganun ang ugali niya. Pero seryoso ako sa sinabi ko. Pag sinaktang ka niya ulit, ipapablatter ko siya. Sina nanay at yung mga kapatid ko, Kuya Bon. Siguro sinasaktan pa rin sila ng tatay. Sana makaipon na talaga ako ng pera pambili ng bahay nila. May mga kakilala akong organisasyon na pwedeng tumulong sa nanay at mga kapatid mo. Gusto mo ba ang tawagan ko sila? Opo, Kuya Bon. Ang kalinga ko'y asahan mo.
hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Salamat. Alam mo ba na ang dami mong naituro sa akin tungkol sa pagiging selfless at pagmamahal sa iba? Kahit ang bata-bata mo pa. Wala na sila. Oh, dito naman ako, di ba? Andiyan si Kuya Efren mo. At ang mga kapatid mo sa grupo natin. Hindi ba pamilya pa rin tayo? Kuya Bon, pwede po ba tats na lang ang itabag ko sa inyo? Tats? Tatay, pareho ng Kesz. May zay sa dulo. Kesz, pwede ba tayo mag-usap? Opo. Basahin mo nga. The International Children's Peace Prize is presented annually to a child whose courageous or otherwise remarkable acts have made a difference in countering problems which affect children around the world. Naintindihan mo ba yung binasa mo? Opo. Award para sa maraming natulungan. Siguro sobrang dami mo nang kailangan magawa ng isang tao bago manalo ng ganito, no? Tama. Kaya... Congrats! Nominated ka at ikaw maging representative ng Pilipinas. Talaga po? Hanga-hanga yung involvement mo no, sa mga kabataang Pinoy. Sa dinami-dami ng mga batang nakasalamuha mo, kinalinga mo, pinag-aral mo, minahal mo. No. May frustrations din ba? Alam mo na, hindi mo nabago. No? Or mga batang paulit-ulit sa kanilang mga maling gawain. Meron din bang ganun? Marami rin. Frustrating yun sa simula. Okay. Pero sa tinagal-tagal, natutunan rin ako na ano, na tanggapin na hindi lahat pwedeng mabago. Dahil lang tao, nagbabago sa kagustuhan niyang magbago. Oo. At hindi pwedeng pilitin ng kahit sino. But you will not stop trying. Ay, hindi. Ako hindi talaga susuko. Walang sukuan. Si Kesz ba matuturing mong isa sa pinaka, yung nakapagbigay sa'yo ng malaking fulfillment in this advocacy bond? Oo, nakakatuwa kasi na nakikilala at nagkakaroon ng mukha yung ginagawa namin. Pero kung paparehas ko doon sa lahat ng batang tinutulungan namin, masasabi ko na ang achievement ni Kesz na kaya niyang dumating sa ganito, pero yung ibang mga bata na kaya niyang dumating sa ganitong level, pare-parehong fulfilling sa akin. Yung mahalin lang nila yung pag-aaral at iwan nila yung mga masasamang gawi, fulfilling enough yun. Mula noon, lalo pang tumindi ang pagmamalasakit ni Kesz sa mga batang kalit. Sa kanyang murang edad, nakapagpatayo siya ng sarili niyang foundation, ang C3.
Championing Community Children. Naging ganap na siyang guro ng Kariton Classroom na matiyagang nagtuturo ng mga leksyon tungkol sa hygiene, tamang pagkain at upos sa karapatan ng mga batang kagaya nila. Oh, ito yung mga libro. Oh, basa na doon, basa na doon. Oh, upo na doon, upo na doon. Oops, oh, pulutin niyo, pulutin niyo, pulutin niyo. Hello! Oh, yung iba, pwede na umupo dito. Saan ba talaga manalo? At bakit naman? Para mapatunayan ko po sa tatay ko na hindi ako malas. Alam mo ba kung ano pa ang magandang mangyayari kapag nanalo ka? Tumingin ka sa paligid mo. Thank you po. Alam mo ba, nakapag nanalo ka rito, mas maganda pa yung mangyayari. Malalaman nila ang kwento mo. At hindi lang laruan, sapatos, at candy mabibigay mo sa kanila. Mabibigyan mo sila ng pag-asa. Katulad mo, pwedeng mabagong buhay nila. Tama si Kuya Bon, Kes. Alam mo, marami ka pang pwedeng ma-encourage na mag-volunteer. At mas maraming taong makakaalam din ng ginagawa natin. Naaalala mo nung nanalo tayo sa CNN. Hindi ba marami ang tumulong? Kaya marami din tayong natulungan. Gusto ko po yan. Gusto ko pong mag-iisang magandang example sa kanila. Isang batang Pinoy po nagwagi ng International Children's Peace Prize sa The Netherlands. Ang parangal sa 13 taong gulang na si Kesz. Halos 100 mula sa halos 50 bansa ang mga pinagpilihan. Pero 3 lamang sila na naging nominado at si Kesz ang pinakabata. Isang malaking karangalan para sa ating bansa ang paghirang kay Kesz bilang the first Southeast Asian winner of the International Children's Peace Prize. He is the first person who made me feel loved, so it is only fitting to dedicate this award to him. Yes, congratulations. Thank you po. Napakagaling mo talaga. Anong naramdaman mo nung nalaman mo ikaw ay paparangalan? Masaya po ako po nung nalaman ko po na ako po yung paparangalan po bilang po International Children's Peace. Siyempre, masaya ka, no? Okay. Anong ginagawa mo nung tinawag ka? Sinabi po sa amin ni Tats KB po, siya po yung kinausap tapos binalita po sa amin. Okay. Yung time na po yun po nasaan po kami. Nasa meeting po kami po. In-announce siya sa lahat. Apo. Na ano, na ikaw yung pupunta na. Saan na nga yan? Sa Netherlands. Sa Netherlands para tumanggap ng award. Wow. Apo. Alam ko na may kasamang scholarship yung ano mo eh, no? At yan eh, scholarship kahit anong kurso, kahit saan mo gusto mag-aral. Apo. Tama, no? Apo. O eh, no, napag-isipan mo na ba kung anong gusto mong pag-aralan at saan and all of those details? Ang pangarap ko po kasi po maging doktor po. Opo, paglaki po. At ayun po, gusto ko din po kung saan man makapasa pong university po sa ibang bansa po. Sa ibang bansa mo gusto mag-aral ng pagka-doktor? Opo. Ano naman ang maipapayo mo sa mga batang hanggang ngayon ay, alam mo, nakalugmok pa rin sa hindi magandang gawain? Una po, sana huwag po sila mawalan ng pag-asa po. Dahil naniniwala po ako na may pag-asa pa rin po sa buhay po. Magtiwala lang po tayo po sa Diyos para yun po, makabangon po tayo po. Kanino mo iniaalay yung International Peace Prize for Children?
inaalay ko po itong award na po ito po na natanggap ko po. Siyempre doon sa mga bata po, sa mga batang Pilipino po na nire-represent ko po. Dahil, ano po, kaya ako po ito nakuha po kasi, po, ako po yung nagre-represent po doon sa mga bawat Pilipino, sa mga bawat batang kaya po na nangangarap sa buhay. At pangalawa po, po naalay ko po ito para doon sa organization po namin, sa C3 po, pati doon sa mga taong patuloy po na tumutulong po sa mga sumusuporta po. At siyempre po, doon po sa kay Tats KB po, na siyang yung hinaparamdam po sa akin ng pagmamahal po. Wow! Yes, ang galing-galing mo ha. Thank you po. Congratulations sa iyo. Sa napaka-espesyal na kwento ni Kesz, ating napag-alaman na wala sa edad ang kapasidad na baguhin ang ating sarili at baguhin ang buhay ng mga taong nasa paligid natin. Matanda man o bata, may pinag-aralan o wala, naninirahan man sa palasyo o maalikabok na kalsada, dapat magmula sa ating mga puso ang kagustuhang makatulong sa ating kapwa. Ngayon, bukas at magpakailanman.